Good morning po. Nagbabalik na naman po ako sa aking channel para magbigay ng tips sa pag-aalaga, pag-hatchery at pag-aalaga ng mga prey. Ngayon po, ang ipapakita ko sa inyo ay yung pagpapakain ko ng Artemia or BB brine shrimp sa mga sa bagong hatch na, na itlog ng hito na na alaga ko ngayon. Bale, ang papakainin ko po ay yung mga catfish na rin. Bale, ang practice ko po is that after 36 hours na na-hatch yung itlog ng hito, ang first food po na binibigay ko sa kanila ay yung Artemia, yung BB brine shrimp. Ang tawag po dyan sa Tagalog is yung mga itlog ng mga hipon o pasaya. Ang itsura po ng itlog ng hipon ay pasaya na yung ganito. Ito po yan, dalawa na yun. Yan po. Bale, ang pagpapahatch po nito is within 24 hours. Ginagamitan po ito ng asin. Ayan. Tapos ito, aerator. Ayan, yung mga lalagyan ko na yan. Ito po itsura yan. Tapos ilaw po pala, kailangan ng ilaw. Bale, yung itlog na to is mahahatch within 24 hours. Yan yung unang pakain ko sa mga prey after 36 hours na nahatch sila. Ngayon, ang itsura po ng mga nahatch na prey na na-prey na naitlog ng hipon is ganito. Ayan po. Usually, pag na-hatch na sila, yung mga eggshell is umiibabaw. Ayan, nakikita niyo po yung mga brown-brown na yan. Ayan po, umiibabaw. Yung mga na-hatch po, inilinapit ako po ng ilaw yan. Ayan po. Para bumaba sila. Ngayon, pag nagpakain kayo ng Artemia sa prey, since nung pag-hatch niyan is may salt po, eh kailangan po yung hugasan muna bago pakain sa mga prey. Ngayon po ang ginagawa ko. Magpapakain na po tayo ng mga prey. Papakita ko po sa inyo kung paano yung ginagawa ko. Bale, ito po yung itsura ng baby brine or Artemia or mga itlog ng hipon na nahatch. Orange gray siya. Ngayon, ito po is maalat po to. So, kailangan hugasan muna natin bago natin ipakain sa mga prey natin. Ugasan ko po muna yan.
para matanggal yung salty niya, yung pagkaalat-alat niya. Kasi ang hihipon talaga sa kubing alat yan. So, gasan mo muna. Ganyan. Ito, pagkatapos na natin hugasan, i-serve na po natin dito sa mga fry natin. Okay. Spread na lang po natin para even po yung spread po natin para tayo lahat. Hirap lang po kasi dito sa chimney na ito, mahal po eh. Kasi around 350 po yata ang kanilang 5 grams. Bili, in-order ko po ito sa Shopee, and yun lang sa Lazada. Ang baka, kasi tayo po, yan. Masyado po silang maligali. Hindi na po kasi masyado na matutang kung paano yung ginagawa ng pagkain. Bali, ang pagtatakain ko nga po pala is 2 days na continuous na papakain ko sila ng artemia. After that, yung tatlong araw, half day is artemia, half day is kids. Para ma-practice rin silang kumain ng mga kids. Then, on the sixth day, yung kaanim na araw nila is ilipat ko na po sila sa pangasaway. Bali, ang pagpapakain ko po sa kanila ng artemia or ng baby brine shrimp is every 3 hours po. Ang advantage po ng pagpapakain ng artemia is that yun, mataas ang protein requirements niya para sa fry. Tapos pangalawa is that hindi po masyadong polluted ang tubig. Hindi mabilis mapulyot. Pangatlo is that practice na po sila ng hunting. Kahit fry pa lang sila. Kaya pagdating dun sa wild is magaling na silang mag-hunting ng mga pagkain nila, ng mga zooplankton. Ito naman po, mamaya spread ko po yan mamaya. Restos. Tapos alas 3, alas 5. Bali, pag nag-patch po nga pala kayo ng pan, ng
parang ito, BB brine shrimp or yung artemia. 2 spoonful po ng rock salt. Yung gagamitin ng 2 spoonful. Per liter po. Kada litro ng tubig, 2 spoonful po ng rock salt. Meron pa natira eh. Ito, meron pa yan. Meron pa yan, no? Kaya. Nasa iring ko yan. Ito po yung sinalaw ng baby brine shrimp. Ngayon, hugasan ko to tapos may papakain ko sa amin. Ayan, hindi nyo pa kung pag-sinerve ko po sa kanila. Hindi po kung ano sila kaligali. Sige po, dito na lang. Sana po ay nakakapulot kayo ng tips sa bagong video ginawa ko. Maraming salamat po.